Hi guys, pasensya na wala masyadong ganap sa ating vlog for today. And yun nga, kasi hindi ako masyadong nakapag-vlog guys dahil nagbabantay ako dito kay baby. And umiiyak kasi siya masyado, namamaga yung paa niya talaga guys. And kanina nga nilagyan namin ng ice cube pero nag-iiyak kasi siya guys, hindi talaga mahawakan. So pinainom ko lang siya ng gamot. And then nga guys, yung medyo pagka ano niya, pula niya doon sa paa, kaya binasa-basa ko na lang ang towel ng malamig-lamig na tubig. Tapos nilagay ko doon yung towel sa kanyang paa. So kagabi pala guys, kaya pala nagtataka ako bakit may nag-send ng 1,000 sa bank account ko, credited on my bank account. Tapos sabi ko, sino kaya ito? Imposible man naman na magkamali. So pera pala yun ni baby guys. So actually, sa mga hindi pa po nakakaalam, pag batang babae po talaga dito tapos nanganak ka sa hospital ng government dito sa India, may ibibigay po talaga silang pera. Pero pag batang lalaki, I think, di ko alam kung magbibigay ba sila or hindi, pero siguro sa simula ganun pagka panganak magbibigay sila. Pero sa future guys, hindi na. Dito yung mga batang babae guys ay binibigyan talaga ng pera ng mga gobyerno. And lalo na sa pag-aaral nila, hanggang sa pag-aaral nila guys, nagbibigay sila. Pero hindi yung buwan-buwan. Pero pag mag-aaral talaga sila guys, kagaya nila Asia sa government, ano guys, yung school. So, bale, libre sila and may palibre pa silang mga pagkain. Tapos may mga dinadala pa sila sa bahay na parang groceries, ganon. Pero minsan kasi sila Asia, hindi nila kinukuha. Mas binibigay nila yun sa mas nangangailangan. So, si baby guys ay may natanggap talaga na pera. Ang ingay namin, pasensya na. May natanggap siyang pera guys since nung bagong silang siya. So, bale yung natanggap niya dalawang beses na guys. And hindi pa ito yung final. Siguro pagkatapos ng immunize niya may matatanggap ulit siya. And kasi guys, dito hanggang sa pag-aaral niya ay sinusubaybayan talaga. And kagaya nga na sinasabi ko, sandali lang guys, si Sean talaga hindi niya pinapatuloy yung kapatid niya. Sabi ko, huwag mong istorboin kasi may masakit sa kapatid mo. Kundi papapalo ka sa akin. Kailangan siyang takutin guys. Oo, tinakot ko lang naman, di ko siya pinalo. Bale, kanina kasi nagano na sila, nag-exam na sila guys. Tapos bukas ay holiday nila. Tapos sa Saturday na naman ay another exam. So yun nga guys, saan na ba tayo yung topic? Kaya nga dito sa India guys, kagaya na sinasabi ko, ay hindi lang Muslim or Hindu, na sa tradisyon na nila or kultura nila guys, na pag kinakasal ang babae, sila yung nagbibigay ng dowry. Oo, so dito guys, pag paano na lang, may mga nagtatanong kung paano na lang daw ba kung mahirap yung babae, saan kukuha ng dowry. So dito guys, may tinatawag sila na samela, ganun. Yun yung parang tulong yun ng mga community nila or gobyerno. Sabay-sabay ikasal yung mga babae guys, umabot ng 100-300 na kababaihan yung ikakasal. Tapos gobyerno yung magbibigay sa kanila ng bawat gamit sa loob ng bahay, yung parang dowry ba nila guys na dadalhin doon sa in-laws, at may ibibigay ding pera. Parang ganun, tulong yun ng gobyerno. Pero syempre magbibigay pa rin yung pamilya ng babae kung magkano yung ibabaon nila doon sa anak nila, kung magkano lang ang meron. Pero pag wala, okay rin naman. So kung nagtataka kayo guys, kung magkano yung natanggap ni baby, matatanggap niya, hindi ko alam po guys kung magkano siya. Pero ang alam ko lang ay yung natanggap na niya ngayon, which is from yung bagong silang pa siya, and yung kagabi nga na dineposit na nila sa bank account ko guys, binigay na nila, I mean. So bale, 3,500 na guys yung nabigay sa kanya, at wala pa po siyang, hindi pa po siya dalawang buwan. So yun na yung nabigay nila sa kanya. So yung mga pera na binibigay sa kanya guys, sa kanya rin naman po yun. Namin gagalawin yun para sa future niya. Oo. So si Sean, wala siya guys, kasi nung mga time na yun ay wala pa akong bank account. And wala, kasi dito pag magbukas ka ng bank account mo guys, kailangan talaga ang ID, kagaya ng other card. Oo, ID, ID ng gobyerno ng India dito, ganun. Anong ID guys? Oo. Pero nung time na yun kasi wala pa akong ID, ganun. Kasi kailangan mo munang bumoto
bago ka ma-issuehan ng ID. Pero sa mga ibang part ng India, lalo na yung mga nasa village, pwede daw silang kumuha ng ID kahit hindi pa sila nakaka-vote. Oo. So yun, nung kay Shan, nung time ni Shan wala, guys. Tapos nung Shan, time naman ni Bibi Mahi, hindi rin natapos yung injection ni Bibi Mahi. Ay yun na nga, dinala na nila doon, nila hipag. Tapos din na nila pina-injectionan sa government, guys, sa ano na, sa private na. Pag gumagalaw-galaw na si baby and kakain na daw po kami, sabi ni Papa Kabir, kasi late, medyo late na po. Pasensya na po kung hindi ko pa kayo nare-reply sa mga bawat comment nyo. Sobrang busy ko lang po talaga. And kung makikita nyo rin, guys, sobrang late na rin nang nag-upload ako ng video. Kung dati ay... Hello, I'm watching TV. Hello, Friday po ngayon, guys. Kaya yung suot ni Shan ay bago. Bago yung isusuot namin for today. Ako hindi pa kasi hindi pa tapos ang gawain ko, guys. Si baby, ayan, tingnan niyo. Nakabihis na siya. Bago kami bumaba dito, binihisan ko na siya. Okay na siya, guys. Hindi na kagaya ng kahapon na nag-iiyak siya kasi masakit yung injection nga. Ayan na siya. So ako ay magugas muna ng plato sa baba. I mean sa kusina. Nay. Tingnan nyo, guys, oh. At magluluto ako, guys, ng aking tanghalian. Yeah, beautiful. Spoiled na. Ito yung Friday dress ni si Sanju, guys. Say hi, si Sanju. Friday dress niya. Si Shan, nakaligo na din si baby. So, kami na lang nangyabit ni Bianan. Yung dress niya na yan, guys, ay akin yan. Pero, hindi ko na sinuot kasi sabi ko mahihirapan ako pag magpadede kay baby kasi kailangan talaga siyang iangat. Kasi wala siyang zipper. Kaya sabi ko sa kanya, i-adjust mo na, iitan mo, tapos suotin mo na sa'yo na. Kasi isang beses ko lang din yung nasuot, guys. Tapos hindi ko na sinuot ulit. So magtitino lang manok ako. Tapos, guys, lalagyan ko talaga siya ng kamatis. Kasi masarap siya, guys, pag may kamatis. Hindi ako maglalagay ng red chili powder kasi nga tinola, diba? Kaya yan na lang ilalagay ko. Bawang, sibuyas, kamatis, siling, labuyo. Meron sila labuyo ba to, guys? Siling na maliit at yan. Ah, labuyo pala to. Oh. Tapos ito. Malaking sili and bawang. Maraming bawang. So, itong ilalagay ko ay upo. Mamaya ako hihiwain, guys. Tapos, hindi ko yan ilalagay ng isang sabayan, guys. Hahatiin ko siya. Hati na, igigisa. Tapos, pagka malapit na, pagka paglagay ko na ng sabaw, saka ko ilalagay yung kalahati. Oo. Ito na yung upo, guys, na hiniwa ko kanina. Tapos, lalagyan ko siya ng sotanghon konti. And then, tingnan nyo, guys, ang aking father-in-law ay bumili ng sweets. So, ibibigay yan mamaya sa aming mga kapitbahay for iftari. Same all. Different. What name of it? This is Ras Maduri. Then that one? This is Ras Malai. And this one, same. This is na Senyaron. For Jagadedia. Already giving for. Tapos yung apat na box daw ay hinatid na sa mas malayo-layo kasi dito yung bahay, guys. Kaya sumaglit na doon si father-in-law ko para ihatid. Tapos ito, malapit ito sa bahay namin. Ibibigay. Tapos guys, ito igigisa ko lang yung upo kasi medyo luto na yung chicken. Saka ko siya sasabawan. Bali yung sotanghon, last ko na yung ilagay, guys, pag nasabawan na siya. Sorry po, maingay kami. Nalagyan ko na siya ng sabaw, guys. Kaya ilalagay na natin to. Tapos, hahayaan ko lang muna siya dito. Bababaan ko lang ang apoy, guys. Kasi gising na si baby.
papagidiin ko lang muna siya. At ayan na guys, buto na yung ating tinola. Tingnan nyo, sagad na sagad talaga ang sabaw. Maliit kasi yung kawali guys. Bango ay. Naghihintay ng aking customer o tingnan nyo. Ayan na po guys ang ating tinola. With sotang hon. Hi guys, good afternoon. So afternoon na guys dito sa amin and it's Friday. But I think again late na naman po natin ma-upload itong video natin for today. Kasi guys, wala masyadong ganap sa aming daily life today. Natulog lang kami pagkatapos ng work kasi pagod kami masyado kasi nga si baby kahapon ay hindi siya okay and kagabi ko lang din ang tulog ng inyong sisinol. So ngayon ay nagbabantay ako dito muna sa kanya guys kasi ang aking biyanan at si pagnadalaga ay nagpe-pray sila. Nagpe-pray sila guys. So pagkatapos nito gagawa sana ako ng roti na naman for dinner and ewan ko kung ano yung gagawin nila for iftari guys and may mga yun nga magbibigay din sila dito sa mga aming kapitbahay. So dito, ito na guys yung fourth Friday na to ng Ramadan. Siguro abot pa kami ng next Friday, yun na yung araw ng Eid ba or last day of Ramadan guys kasi nag-start yung fasting namin nung Friday. Kasi late kasi kami lagi ng isang araw guys, advance yung Pilipinas or ibang bansa kagaya ng Saudi Arabia, lagi silang nauna kasi dito hindi sila nakikisabay sa Saudi kasi nga late daw yung oras, yung time, kaya dapat late din kaming makisabay. Although naman 2.5 hours lang ata guys ahead yung Saudi Arabia. Oo. So kami ni Shan dito ay nag-aaway kasi hindi siya nakikinig. Hello guys! I make my sabji. Hindi siya nakikinig guys. Gumagawa daw siya ng sabji. Means vegetable. Nagluluto siya ng vegetable niya. I see your my sabji. See where she... So kung makikita nyo guys, ayan na yung damit ng inyong sisino. Bago yan yung tinahinihipag, diba? Sa mga nakapanood ng mga previous vlog namin guys, ito na yon yung tinahi niya. Oo, kasi yung buhok ko naman ay basa pa guys, kaya nakalugay. Kasi naligo ako kanina. Tapos, gumamit din ako ng shampoo guys na para sa lice. Oo. Pero I think hindi siya natatanggal guys kasi hindi ko siya nasuklay ng suklay na maliit. Wala kasi kami nung nagpabili ako kay Papa Kabir today. Hindi naman karamihan yung nasa buhok ko guys pero kasi hindi sana yung buhok natin kaya ang kati talaga masyado. For sure talaga to guys, nakuha ko doon sa hospital. Sabi ko nga nung time na yun, 'di ba? Nakita ko yung babae na tinatapon niya. Oo. So doon ko to nakuha guys. So pag hindi to matanggal talaga guys, kahit anong gawin namin, papaliguan ko or may oil din daw sabi ni Bianan, pag hindi to na matanggal sa ulo ko yung mga alaga ko ngayon. No choice ako guys, puputulan ko talaga yung buhok ko kahit sabihin pa nila na ayaw. Wag. Puputulan ko to guys. So, Shan, come here inside. Puputulan ko to guys. Oo. Kasi hindi naman sila yung magdadala guys, hindi sila yung naanon. Nakakatihan ako mga kati masyado talaga. Hindi ako masyadong nakaka-focus dahil sa kati. Ay. So, tingnan nyo guys, dito kami nagpapalamig ng milk kasi dito, pag hindi kasi napapalamigan siya guys, madali siyang masira after ng boiling. Kaya pinapalamigan dito sa TV room, kung makikita nyo, oh, tingnan nyo. Oh. Kaya naman, yung asawa ni Bayaw, pinagkakalat nila dito guys na tinatago daw nila Bianan ang milk sa loob ng room. Oo, hindi daw siya binibigyan, tinatago daw dito. Yun ang na-misunderstand niya. So, yun yung pinagkakalat nila dito, guys. Although naman, guys, before pa talaga na hindi pa siya nandito sa bahay, ganito talaga yung ginagawa nila sa gabi man, sa araw man, nilalagay talaga nila yung milk dito sa TV room. Kasi meron ngang dito window, tapos may air na bumapasok, and ayan, may ceiling fan, oo.
Kaya, madali siyang lumamig. Hello po mga tita, pong baby shed po. So nagherban po kami kahit wala kaming buhok para hindi kami mapagkamalan na baby boy. Pinagtatawanan nila siya doon sa baba kasi nakaherban daw yung moda means kalbo. So yung nasa mata niya guys ay nilagyan ko pala ng tube kasi nga, di ba yung mata niya ay nagtutubig-tubig. So nilagyan namin ng, ano siya guys, para sa mata na ointment. Oo. Binili ka ako ni Papa Kabir kasi pinaano namin sa doktor, pina-check namin. So yun lang daw ang ilalagay at saka massage lang daw. Oh, naghahanap na naman siya ng duyan. So yung duyan niya kasi nandoon sa baba, guys, yung duyan niya talaga ay ang duyan niya guys ay akyat baba, ganun na lang kami whole day yung nang ginagawa namin kasi pag gumagawa nga kami ng roti ay yung duyan ay nasa baba guys. Tapos pag nandito na naman kami sa room ay aakyat na naman siya, ganun. So yan na guys yung sinabi ko sa inyo nung nakaraang araw guys, yung bakuna niya nung ano, bagong silang pa lang siya ay may nana nga, di ba? So, opo, yung nag-comment, nakalimutan ko ang pangalan. Thank you po, sis, sa comment mo. Yes po, yun din po yung sabi ng doktor na normal lang din daw po yun sa bata. Huwag na lang lagyan ng kahit na ano, yun lang sabi niya. Normal daw po yun. Ikaw ah! Ikaw ah! Kawa! So, wala na kaming work, guys. Mag-edit na po ako ng video. Papatulugin ko lang to. Nahirapan ako ngayon mag-edit-edit ng video, guys. Kasi minsan nga pagod ako. Pero itatry ko pa rin po. Sa pag-edit, wala akong problema, guys. Nag-aalala lang talaga ako kung wala akong mablog, wala akong video. Yun yung pinagkakaalalahanan ko, guys.